Sa unang pagdayo ng Pinoy sa Macau, ay lumaban ito sa bakanting belt ng WBA International Superflight title laban sa undefeated fighter ng Hong Kong na si Rex Chu. Together. He likes the combination punch of hit. He takes a hard right hand and he staggered. Here comes Enriquez in to try to do some damage and follow up, and he does, but Enriquez goes down as he takes a hard left from Chu. Napakaganda ng sagupaan sa labang ito, mga bay. At kung nais ninyong mapanood ang nakaraang video, ay bisitahin lang po ang link na nasa comment section. Tatlong buwan ang makalipas, ay bumalik sa Macau ang batang Pinoy na tubong balingasag ni Samis Oriental. Dito, mga bay, ay bumaba sa timbang ang Pinoy mula super flyweight pababang light flyweight para sungkitin ang bakanting belt ng Eurasia Pacific Boxing Council light fly title. Ang Pinoy nga na ito, mga bay, ay si Michael Abasto Enriquez na may alias na Blade, at may kartada itong 10 wins with 6 knockouts na may 3 talo at 1 draw. Ang makakalaban nga ng Pinoy ay ang 2 times Indonesian champion na si Oscar Rafnaca, at ang mga belt na hawak nito noon ay ang Indonesia Professional Boxing Commission at WBO Asia Pacific Minimum Title. Bakbaka na, mga bay, at mapapansin nga nating malapad ang katawan ng Indonesian at medyo manipis naman ang pangangatawan ni Enriquez. Para sa inyo, mga bay, may malaking aspeto ba ang hubog ng katawan ng isang boxer? Manipis man ang katawan ni Enriquez, ay matalas naman ang kamao nito at kayang yanigin ang kahit sino sa kanyang timbang. Para nga rin si Mayorga sa mabait na versyon itong Indonesian, lumalaban itong nakababa ang depensa at nakasalalay lang sa paggalaw ng kanyang ulo para iwasan ang mga suntok ng Pinoy. Walang pag-alinlangan ang kalaban, mga bay, kung sumugod kay Enriquez. Makikita nga natin sa mga lambayog nito na wala itong pakialam kung makounter ng suntok, basta't magawa lang nitong maibato ang kanyang kamao. Pangatlong round na tayo, mga bay, at medyo gigil ang ating kababayan na pabagsakin itong kalaban na ang ilap suntukin. Marami nga ang naging suntok sa hangin ni Enriquez, at kahit hindi natin ramdam ay nakakapagod ang ganitong sitwasyon sapagkat doble ang enerhiya na iyong nagagamit. Ang puwersa mula sa pagsuntok at ang puwersa sa pagbalanse. Seryoso at agresibo pa rin nilalabanan ng Pinoy itong mandirigma ng Indonesia. Pero kakaiba ang laro sa isip nitong kalaban sapagkat ngingitian nito si Enriquez sa bawat suntok na naipapatama niya sa ating pambato.
Dito sa panglimang round ay kita ang pamamaga sa kanang mata ng kalaban. At dito na nga rin ito nakaramdam ng takot at umaatras na ito sa tuwing susugod si Enriquez. Pagkatapos nga ng kombinasyon na ito mga bay, ay pinahinto ng referee ang laban at pinasuri ang Indonesian fighter sa ring doctor. Sinasabing nabiak ang kilay ng kalaban at ito nga ngayon ang ating hahanapin kung kailan ito nangyari. Sa ating pag-replay sa video ay dito nga nakuha ng kalaban ang pagkabiak ng kanyang kilay. At matapos masuri ang kanyang kalagayan, ay ipinapabalik na ito ng doktor sa laban. Subalit, umayaw na si Oscar Rafnaka kung kaya't itinigil na ng referee ang laban. Dahil sa ayaw na ng Indonesia na bumalik sa laban, ay panalo ang Pinoy na si Michael Enriquez via technical knockout sa round 5. After 5 rounds of boxing, the boxer from the blue corner said he could not go on. It was not stopped by the referee nor the doctor. The boxer chose not to continue the fight. So it's a win by TKO. Ladies and gentlemen, Michael Enriquez from the Philippines. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.